Sa iba pang balita, nilinaw ng pamilya ng Pilipinong naaresto sa Myanmar na hindi siya biktima ng illegal recruitment sa trabaho. Sa panayam sa teleradyo, iginiit ng tagapagsalita ng pamilya na si Attorney Donna Umil na nagbakasyon lang si Kila Samson noong Disyembre sa Thailand. Mula Bangkok, planoan niya ni Kila at kaibigan na pumunta ng Chiang Mai nang may mag-alok na tour guide. Habang nasa biyahe, inalok umano si Kila na dumaan sa May Sot District. Pero hindi nila alam na malapit na pala ito sa border ng Myanmar. Pinatawid umano sila ng tour guide sa isang ilog pero doon na sila inaresto ng mga otoridad sa Myanmar. Napagkamalan lang umano silang biktima ng illegal recruitment dahil sa talamak na kaso nito doon. May mga nakasama pa niya sila mga Pilipinong biktima ng scam na trabaho habang nasa detention facility. Yung binayad nila sa boat including the tour guide, 5 baht yung currency. Oo. So, in their minds talaga, they were still in Thailand. Kay si Kiela and her friends went back to the river with their luggage. Oh. And they were waiting. They can see from across the river, they can see na may mga boat doon. So, they were like signaling na to pick them up. Yeah. Tapos nag-i-stay sila doon. They were waiting to be picked up. Yes. Because they want to go back to May Sot na. Oh. And then from May Sot to Chiang Mai. Mm-mm. Pero, biglang dumating daw yung border guard force. Ayun. So, that was the time na they got arrested na. Okay. Mm-hmm. Apprehended na. Pero they were not, they were not handcuffed. Nakabalik na sa Pilipinas si Kiela noong Lunes matapos makulong ng 3 linggo sa Myanmar. Ayon kay Attorney Umil, hindi naman nakaranas ng harassment si Kiela at kaibigan habang nakakulong sa pasilidad.